Hello, good morning. Share lang po ako ng sandali. Ayan. Pa-share po mga coaches. Sana maging okay ang net. Makisama muna ang net. Sana. Okay. Ayan, good morning. Good morning, Coach Venus. Andito na sa live. Ayan, pa-share naman po at mag-comment. Coach Annalie, Coach Venus. Siyempre, nandito rin si Coach Lynn Altarejos, Ma'am Esa Lynn, yan, Managing Director ng mga may problema sa Bahrain, ayan. Salamat for watching, Ma'am Lynn. Okay. So, good morning ulit. Unang-una, gusto ko lang magpasalamat dahil medyo okay ngayon ang internet. Sorry yung graduation kahapon dahil hindi nakisama ang internet. So, uulitin ko lang ngayon, pero nag-iisa na lang ako. Kasi kapag maraming tao yata sa Zoom is mahina, lalong mahina ang Zoom joke. Okay. So, unang-una, gusto kong batiin ang aking co-founder na si Coach Mark Galingana at syempre ang aming top mentor si Upline Rodel Gannaban. Ang aking direct upline si upline Shirley Daludong at si upline Harlan Perez at binabati ko rin ang aking mga ka-associate partners or downlines and then sa mga associate partners sa buong mundo Edplan 2.0 sa Nigeria, sa ibang bansa. Ayan, hello Coach Tess. Mabuti nandiyan na kayo. Pa-share and comment please ang goal natin. Okay, huwag kalimutan. At syempre, binabati ko rin ang aking family sa US, sa Philippines, sa Dubai. Naku, nagkalat. Sa Saudi Arabia. Ayan, dito sa Bahrain. At mga ka-batch ko sa ASAT, Lyceum, hello, nakakamiss. At mga FB friends, mga sumusuporta sa amin sa live at sa YouTube.
mga subscribers din. Salamat ng marami. At mag-iingat po tayo dahil yung transmission ng cases sa COVID-19 ay super dami at super bilis. Ayan, watching from Qatar, si Coach Venus, from Jordan, si Coach Stacy. Ayan, syempre, maraming salamat sa mga international speakers bureau, mga specialists ng Empowered Consumerism like sila Sir Perry Tapales, Sir Ian, mga BOD, sila Doc Ed Doconi, Vice President, sila Sir Georgian, Sir Arnel, ang ating mga ibang specialist sa Speakers Bureau International. Ayan, lahat po kayo. At syempre, ang management ng Empowered Consumerism, fueled by Alliance in Motion Global. God bless ang ating company. God bless lahat ng mga distributors at mga nagnanais na gustong sumali ay sana soon, very soon, magpa-register na po kayo dahil ito yung tamang panahon para sa ating lahat dahil sa sitwasyon natin ngayon ay mahalaga po na magkaroon po tayo ng extra source of income. Ito po ay business na ginagawa lamang po through online. May internet lang, may Android na cellphone yung masuportahan yung Facebook or WhatsApp or Instagram para ma-spread, ma-conquer yung goodness ng ating company and of course the powerful and very effective and consumable power and branded product dito sa Empowered Consumerism. Kailangan po nating magkaroon ng strong immune system. Para magkaroon po tayo ng strong immune system ay kailangan po natin mag-take ng multivitamins like ito, si Supreme, ayan, kailangan po natin. Ayan, and kailangan natin din ng mga complete 24/7. Ayan po yung mga very powerful na pang-boosting ng ating immune system to protect us from virus and bacteria. And of course, and yung white light, ito po ay meron siyang number one na glutathione, L-glutathione. Meron siyang vitamin C. Very powerful din po iyan para sa liver function at not only for liver function but the entire body. Yung may glutathione ay very effective and very easy na mag-effect sa ating katawan kasi sublingual po siya. Ayan, napaka-importante talaga na protektahan natin ang ating immune system para hindi weak immune system, yung mga mahina ng resistansya ng katawan, kailangan po natin na panatiliing maging strong ang ating immune system para mas malayo tayong dapuan ng sakit, lalo ngayon yung kumakalat na sakit. Okay, yun po. At
I hope na naririnig ako, Coach Gemma from Bahrain. Hello po. Naririnig ba ako? I hope na meron na kasi kahapon talagang hindi nakisama ang internet. Hindi ko talaga marinig yung mga salita ng iba. Nakakat and then lumilitaw yung boses namin kahapon. Kaya hindi po namin natuloy yung aming graduation. So, ito yung mga mag-graduates sa ibinigay ni Coach Mark sa amin na Financial Education Program Workshop. Ito po ay para sa mga OFWs, mga nanais na magkaroon ng extra source of income and magkaroon ng stable na kita and yung syempre yung pang-araw-araw natin kailangan po. So ito yung workshop na ginawa namin ng 5 araw na binigay sa amin ni Sir Mark Galingana. So ito na po yung mga certificates ng mga nakakompleto ng workshop program ng Monday to Friday. So yan po yung topic ko ngayon. Yun yung number one. And then number two is yung meron tayong Q&A. Ito ay knowledge test sa mga empowered consumerism distributors. And then yung nakaraan na Q&A ay ipapakita ko na rin yung kanilang mga scores and pictures at mga average, mga scores nila. So mamaya-maya lang po ay papakita ko na. So wag po kayong mawawala dahil very exciting po ito. Pero ayan. Kung wala dito sa live, ay hindi ko i-announce, hindi ko ipapakita yung certificate and yung scores ng mga stars of the day. Star of the day, ibig sabihin, ito yung mga nakapasa sa Q&A noong Sunday. Kasi meron po tayong Q&A every Sunday. Live po yan dito sa YouTube. Dito sa Facebook and the YouTube. Ayan. Ay po, ayan. Loud and clear. Salamat naman, Coach Tessie. And Coach Leticia from Macau. Saan kaya yung mga iba? Hindi ko pa nakikita. Okay, so yan po ang aking sasabihin ngayon. At bago ko umpisahan ay... Meron tayong update about the goodness of all distributors sa empowered consumerism. May announcement dito na ipinakita niya. Galing po kay Doc Ed. Nasaan kaya yon? Okay, ito ang message coming from our president, visionary president, Dr. Ed Cabantog. Okay. Okay, so ito po. Basahin ko ay English ang nakalagay to dito. Yan. In our EC community, EC Empowered Consumerism community, we have learned and practice many significant principles to enrich our financial literacy, one of which is proven system of leverage to create more wealth. Yan. So empowered consumerism partners, after making a lot of money in the business quadrant with our proven system, are you ready to make your money work hard in the investment quadrant? Yung I think investment quadrant. Ayan, question mark.
Are you ready to make your money work hard in the investment quadrant? Ayan. So, launching soon, if invest sa easy, type yes if you are ready. Believe in the process. Ayan. So, easy 2021 breaking barriers. Ito po yung message ng ating may-ari ng Empowered Consumerism or AIM Global. Okay, so soon ilo-launch po natin yan and then malalaman po natin very soon kung ano yung iba pang aim ng plano ni Doc Ed. Ayan. Sa ating company, mahal na company, of course, palaging gumagawa ng maganda at lalong ikinakabuti ng lahat ng distributors dito sa Empowered Consumerism. Hi, Coach Kiri Galas, watching from Philippines. Thanks for watching po. And Coach Dina, watching from Isabela. Okay, thank you for very much. Keep safe, everyone, kasi Lord, nakakatakot talaga yung mga yung crisis ngayon dahil sa COVID strain. Okay, so unahin ko na ipakita, i-announce ang mga certificates ng mga graduates. Ayan. Pero ang nandito lang ay I-11 pa lang yata yung mga nandito. Okay, 8 shares. We need 50 shares. Please share our video para magkaroon din tayo ng mga kasama. At ito na yung panahon or yung time na i-conquer, i-spread natin the good news of empowered consumerism sa mga walang trabaho dahil itong strain COVID ay nahihirapan po tayo. Pero once na nandito ka sa empowered consumerism, I am sure 100% na hindi po tayo gugutumin kasi itong business na ito ay 100% stable. Kung makikita natin yung stability ng ating company is it's already more than 15 years existing. 15 years in the industry po, pumapayagpag pa rin, thank God, dahil ito yung isang company na nakikita ko sa panahon ngayon na despite sa mga crisis ay lalong lumalaki, lalong gumaganda, lalong dumadami po yung naibibigay sa atin. So in short, yung kita. Kung kumikita tayo noon ng 10,000 per day, ay kumikita na tayo ngayon ng 20,000. Yun ay minimum lang po. Example or minimum lang po. Pinakamababa yan. Okay, so kapag ikaw ay business-minded, ay talagang kayang-kaya mong gawin ito. Kaya mong kumita ng 36,000 every day. Dito lang yan po sa empowered consumerism. So, guys, let me share yung good opportunity na talagang ang empowered consumerism ay a stable company for more than 15 years na po na pumapayagpag. Okay. At gumaganda. May kapag nabasa natin o naintindihan natin yung in-announce ko kanina na message ni Dr. Ed ay naka-create na naman sila ng bagong plano, mas magandang dinagdag na ikakaganda at isa pang kitaan ulit
dito sa empowered consumerism. Very creative ang empowered consumerism. Okay, so I hope na nandito na yung mga magra-graduates. Ayan, ayan, pa-share po, pa-share and comment, please. Okay, kung hindi ko makita dito sa live, ay hindi ko ilalabas yung certificate nyo. Okay, so sa mga bago, sa mga viewers, ay po, ito si Coach Janet. Nandito po ako ngayon sa Bahrain. Nandito pa rin sa Bahrain. Okay, nandito pa rin, hindi pa rin umaalis. For 27 years na po dito sa Bahrain. At 6 years na po dito sa Empowered Consumerism. At isa na rin po ako na binago ni Empowered Consumerism. Binago ang mga status ng buhay, dahil isa po dito yung financial free, and then yung time freedom. Nandito po lahat yung mga freedom na inaasam-asam ng isang kagaya ko na medyo may edad na pero still young and beautiful dahil sa product ng Empowered Consumerism Nax. Pero totoo po 'yan. Basta gumamit lang po tayo ng product ng Empowered Consumerism ay babata ka, and aside from babata, dahil dinedelay niya yung ating pagtanda dahil sa mga kagandahan ng ating produkto, ay pinapadami pa ang laman ng bulsa. Habang bumibili ka ng product, gumaganda, bumabata, at syempre nagkakaroon ka ng kita sa pagbibili ng mga product. So, saan pa tayo? Sa empowered consumerism ka or ayan, mag-decide na po kayo. Basta para sa akin, ang the best company for me ay ever since ay ito lang, AIM Global. Empowered Consumerism na ito yung bagong pangalan ng dating kilalang AIM Global, pero siya pa rin. Okay, so are you ready, guys? If you are ready, then I am ready. Please pakisulat naman po dyan sa ating chat box na I love easy. Okay, I love easy because this is the number one company ever. Yan. Proven po, tested and proven. Sa mga products, tested and proven. Sa mga kitaan ay talagang tested and proven din. Ayan. But, sabi ni Coach Tess, but you still beauty and energetic. Wow, thank you so much, Coach Tessie. And nandito na rin si Coach Rhea De Quinto, watching from Bahrain. Yes, tama. Edad is, hindi natin titignan yung edad. Okay, si Coach Kiri, please, pakishare naman po. Yan, I love easy. Please, everybody, write down the word, I love easy. I love easy. Be proud. Kasi, ito talaga yung the best for me. And sa mga nandito ngayon sa live, I am sure na this company is the best for them as well. Not only me, but the other people had proven and tested talaga dahil from the products and from the marketing plan. Ayan po, a very generous company. So ito yung tinatawag natin na syempre kapag generous ang isang company ay nandito na rin yung tinatawag na ano to, yung mga leverage, lucrative, yan na pwedeng ipamana din ang
ang account natin pwedeng ipamana sa gusto nating pagbibigyan ang account natin at transferable po, and then ito yung lifetime business. Ayan, lifetime business and lifetime discount once that you are one of Empowered Consumerism. So guys, I hope that all of you will share our video to let other people about our good opportunity dito sa Empowered Consumerism. For those who not yet registered dito sa Empowered Consumerism, ay ini-encourage ko po kayo. Ini-encourage ko talaga kayo na sumama po kayo dito sa Empowered Consumerism dahil mga libu-libong tao na umayaw dito sa Empowered Consumerism noon ay bumabalik na po dito dahil yung nilipatan nila, hindi ko alam, I'm not sure. I'm just saying na yung mga lumipat noon ay hindi yata nag-success. Bakit? Dahil bumabalik po sila dito sa Empowered Consumerism. Mapapanood po natin 'yan sa mga live, mga ano to, mga anong patawag dito, yung podcast. Ayan. Podcast tawag doon. Ayan, okay. Guys, nasa less than 18,000 or okay, more or less 15,000 na po ang naging milyonaryo dito sa Empowered Consumerism and self-millionaire. So yung mga ordinary citizen ay pwede silang i-empowered ng Empowered Consumerism. So this is the best company for us. So guys, please ini-encourage ko ulit sa mga hindi ini-encourage ko ulit sa mga hindi pa nakapa-register dito ay this is your time to accept the new normal ng ating sitwasyon. So we have to adapt and experience the best company ever, company around the world. I can say that it's around the world kasi it is proven and tested kasi Empowered Consumerism or AIM Global ay very fast na nag-e-expand sa ibang bansa. And we are creating many, we expand so many branches in abroad. And more than 100 offices local brands sa Pilipinas and sa abroad ay marami na rin po. Hindi ko na mabilang lahat. Nasa 15-20 branches. Marami na po. And the other branch will be open very, very soon. Okay. So, ayan. Grabe, ang dami nagmilyonaryo. Yes po, Coach Tessie. Yeah, if I'm not mistaken, it's around 15 or 18,000 na po. Kasi last year it was just 13,000 ang mga nagmilyonaryo. Then since sa crisis ay yung kita na yon ay nagdoble. Yung kumikita noon ng 1 million ay kumita na po ng 3 million. So they are growing very fast. Kasi ito talaga yung very generous company dahil sa dami po ng kitaan ay talagang hindi ka magre-regret. Anong ibig magre-regret yung hindi ka mag magdadalawang isip o maghihinayang. Ayan. Hindi ka maghihinayang na isa ka dito sa Empowered Consumerism. Okay po? Alright. So, I hope and pray na lahat po tayo ay nasa maayos at malayo po tayo
sa anumang klaseng sakit na umiikot ngayon sa buong mundo. So stay healthy and just follow the health protocols to avoid getting this virus. And of course, kailangan po natin magdasal every time. Every time na meron tayong nararamdaman or every time na meron tayong gustong tanungin kay Lord ay ipagdasal po natin to protect us and to guide us whatever. Okay, so just keep going, guys. Continue lang yung believe in yourself. We believe na we can pass from this crisis, hopefully, by the help of our dear Lord. As long na we don't forget to pray and ask forgiveness from the Creator or from our God. Kasi this is the best thing for us to ask God's help to prevent us from everything. Okay, so mga I'm sorry sa mga nawala na dahil sa COVID and yung mga tao na may sakit na nasa hospitals ay we are praying for all of you to magkaroon kayo ng maliwanag na pag-iisip na marami pang oras para makaget over tayo doon sa mga pinagdadaanan. I know na lahat ng tao ngayon ay may pinagdadaanan. Yung mga emotions natin ay hindi natin protektahan, nandoon pa rin 'yon. Pero dasal lang po. So I'm sorry sa mga nawalan ng family. Okay, so yan na po. Sorry. Okay, andito na rin si Coach Riza. Congratulations. Thank you, Coach. Coach Kiri from Philippines. Thanks for watching. Ayan. Okay, our dream never give. Okay, go. Our dream will. Ano? Dream never. Kulang yata, Coach Tess. Okay, very sad talaga yung mga nangyayari ngayon. Pero pagdasal lang natin po. Kahit sino ngayon ay talagang worried. Worried po tayo. Okay, I'm sorry guys. Okay, anyway, eto na po. Minsan hindi talaga matatanggihan ito. Ito yung hindi mo talaga ma-stop yung emotion mo pagdating sa crisis ngayon. But anyway, like what I have said, na just keep praying. Okay, yes, never give up, sabi ni Coach Malo. Yes, always pray for everyone, sabi ni Coach Leticia from Macau. Okay, so ito na po ang ating mga certificates ngayon. Ito na yung uunahin ko. Now I'm sharing my PowerPoint. Okay, hopefully na magiging okay. Okay, so are you ready na ba? Are you ready? Okay. So, ito po yung OFW Financial Education Program na binigay sa atin. Uli-ulit ko ni Coach Mark. Okay, so, ayan. Ito yung 5 days workshop. Right? Are you ready? Wala yata.
Okay. Okay, sandali lang po ha. Mag-message muna dyan na I love EC. I love EC. Kasi we are dedicating our emotion to our dreams. Ayan na. Okay, asa na kaya yung mga iba? Ready na ba kayo? Okay, kapag ready kayo, eto na. Hi, Coach Jonna May. Ayan na po. Wala pa yata yung mga iba. Oh, gusto niyo bang i-announce ko yung pangalan niyo? Eh hindi, wala eh, hindi nag-share. Hindi nag-share, hindi nag-comment. Oh, sige kayo. Okay, so ayan po, nakikita naman natin ang ating graduation day ngayon. Supposedly yesterday the certification, pero nagkagulo ang internet, hindi ko ma-open yung ano. Okay, so ayan na, eto na. All right. Okay. Ang unang, are you ready? Hindi yata ready. Okay, ready na daw si Coach Rhea. Okay. Wow, ang ganda. Okay, so yan. Okay, so unang pangalan na aking tatawagin ay, ayan, sino kaya? Tereren, ten. Yan na. Okay. Okay. Certificate of completion goes to Coach Tessie Basig for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12, 2021 to April 26. Ay, sorry, 16, kulang pa yata yung salamin ko, 2021. With a team managing finances in the midst of crisis, given the 17 that was yesterday, April 2021. So, signed by our grant upline, Rodeliso Ganaban, one of our top distributor ng Empowered Consumerism, Millionaire Circle, Global Ambassador, Type 500, Region 2 Coordinator. And of course, our trainer is Coach Mark Galingana. Okay, yan. And second certificate would be Coach Gemma Morata. Certificate of completion to Gemma Morata for having completed the 5-day financial management workshop. Okay, again, signed by top upline, Rodeliso Ganaban, Millionaire Circle, Top 500, Global Ambassador, bound to Philippines. Nasa Pilipinas po siya, Region 2 Coordinator. Okay, congratulations, Coach Gemma. And next is goes to Coach Reza Eterma for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16. Okay, with the team managing finances in the midst of crisis,
Signed by upline Rodelizo Ganaban. Ayan po. Hindi na naihabol yung sign niya. I-edit ko na lang siguro later on. Congratulations, Coach Tessie and Coach Riza, Coach Gemma. Okay, next. Certificate of completion goes to Coach Angelita Luar ng Bahrain for having completed the 5-day basic financial management workshop. Okay, signed by upline Rodelizo Ganaban. Okay. Congratulations, Coach Angelita. Next, certificate of completion goes to Coach Juliana Morola for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16, 2021. With a team managing finances in the midst of crisis. Ayan. Signed by upline Rodelizo Ganaban. Type 500, Global Ambassador, and Millionaire Circle. Next. Certificate of completion to Coach Joselito Mendoza for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16. Ayan. And signed by upline Rodel Ganaban. Congratulations, Coach Joselito. Next, certificate of completion to Leymar Napole. Coach Leymar Napole, okay? For having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16. Okay. Signed by upline Rodel Ganaban. Okay, congratulations po, Coach Leymar Napole. And next, certificate of completion to Coach Walter Romero. Ayan, for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16. Signed, upline Rodel Ganaban. Our top 500 millionaire circle and global ambassador. Next, certificate of completion to Michelle Uson for having completed the 5-day basic financial management workshop. Ayan, with a team managing finances in the midst of crisis. Signed by upline Rodel Ganaban, our millionaire circle and global ambassador of empowered consumerism. Congratulations, Coach Michelle. Next, certificate of completion to Venus Tadeja for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16 with a team managing finances in the midst of crisis. Signed, upline Rodel Ganaban, our Region 2 Coordinator, Global Ambassador of Empowered Consumerism. Next, certificate of completion to Ogwamaju. This is our one of our guests from Nigeria. Okay, for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16, 2021 with a team managing finances in the midst of crisis. Signed by Aprodel Ganaban, our millionaire circle, global ambassador, type
top 500 ng empowered consumerism. Congratulations sa Coach Hugo Chukwa. Hugo Chukwa Ugwamaju. Oh my God. Ang hirap na ibig na ano ma-pronounce. Congratulations once again. Okay, next. Certificate of completion to Sherwin Pilos for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16. Ayan. Signed by Aprodel Ganaban, our global ambassador, top 500, region 2 ng Empowered Consumerism. Congratulations, Coach Sherwin. And the next is Certificate of Completion to Rehina Gomba for having completed the 5-day basic financial management workshop. Signed by Upline Rodel Ganaban, our Region 2 Coordinator, Global Ambassador, top 500 ng Empowered Consumerism. Next, Certificate of Completion to Leticia Costales for having completed the 5-day Basic Financial Management Workshop with a team managing finances in the midst of crisis. Okay, signed by Aprodel Ganaban, our Region 2 Coordinator, Global Ambassador, Millionaire Circle, and top 500 sa Empowered Consumerism. Congratulations, Coach Leticia. Next. Certificate of Completion. I hope na nandyan po kayo sa live kasi hindi ko na po kayo nakikita. Certificate of Completion to Dina Comihang for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16, 2021. Okay, with a team managing finances in the midst of crisis. Signed by Aprodel Ganaban, our top 500 millionaire circle, global ambassador ng empowered consumerism. Congratulations, Coach Dina. Next, certificate of completion to Rochelle Dokulan for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16. Signed by Aprodel Ganaban, our coordinator region 2, global ambassador, millionaire circle, top 500 ng empowered consumerism. Congratulations, Coach Rochelle. Next is certificate of completion to Catherine Gangan for having completed the 5-day basic financial management workshop with a team managing finances in the midst of crisis. Signed by Upline Rodel Ganaban, our top 500 millionaire circle and global ambassador ng empowered consumerism. Congratulations, Coach Catherine. Next, certificate of completion to Harlan Perez for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to 16, 2021, currently month, okay, present month, with a team managing finances in the midst of crisis. Signed by Upline Rodel Ganaban, top 500 global ambassador, millionaire circle, and region 2 coordinator. Congratulations, Coach Harlan. Next,
Certificate of completion to Mary Lou S. Torres for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to 16, 2021. Signed by Apro Del Ganaban, Coordinator Region 2, Millionaire Circle, Top 500, and Global Ambassador of Empowered Consumerism. Congratulations, Coach Mary Lou. Okay, certificate of completion to Cory Partido for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16, 2021. Signed by Apro Del Ganaban, our top 500 global ambassador, Millionaire Circle, Region 2 coordinator. Congratulations, Coach Cory. Next will be would be certificate of completion to Jonah May Loreto for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to 16, 2021 with a team managing finances in the midst of crisis. Signed by Aprodel, our Region 2 Coordinator, Global Ambassador, Millionaire Circle, Top 500 ng Empowered Consumerism. Next ay Certificate of Completion to Mylene Gonzalez for having completed the 5-day Basic Financial Management Workshop from April 12 to 16, 2021, with a team managing finances in the midst of crisis. Given this 17, that was yesterday, okay, signed by Upline Rodel, our top distributor ng Empowered Consumerism, top 500 global ambassador, Millionaire Circle. And next, certificate of completion to Carla Calata for having completed the 5-day basic financial management workshop from April 12 to April 16, 2021. Signed by Upline Rodel Ganaban, our Region 2 Coordinator, Millionaire Circle, Global Ambassador, 500 top distributor ng Empowered Consumerism. Okay, so ayan na po ang mga graduates. Congratulations on your graduations. Okay, let me see if still they are watching or wala na. Kasi I cannot see you anymore. I cannot see you. I hope na i-announce ko na lahat. Saan na po ba kayo? Okay, ang next na aking i-announce is yung mga star of the day noong April 11. And bago ko ipakita yung mga ano, or okay, ano bang gusto niyo? Pakita ko na ba yung mga pictures niyo? Pictures ng mga awardees sa Star of the Day? Ayan, gusto niyo na bang makita ang inyong mga scores? Wow. Okay, please pakisulat diyan na I am ready for Star of the Day. Go team. I want to, oh my God. Yeah, I want to read na. Are you ready, guys? Are you ready? Welcome po sa inyong lahat. Congratulations on your graduations, mga coaches. And now we proceed to Star of the Day.
Star of the day, do you want to see now? Do you want to see now your scores, your pictures as a star of the day sa nakaraan na Q&A bago ko umpisahan yung Q&A answer ngayong araw? Okay, so please pakisabi dyan na I am ready for star of the day. Okay, are you ready? Star of the day ay ito po yung mga participants. Mga participants na nakakuha ng star of the day last April 11. Okay. Andito si Coach Riza, Coach Gemma, Coach Angelita, Coach Anneli, Coach Juliana, Coach Regina, Coach Michelle, Coach Tessie, Coach Leticia, and Coach Rhea. Meron po tayong dalawang top. Okay. Okay, so ito na po ang inyong mga scores ng Q&A from the last Q&A portion. So bale yung Q&A ngayong araw na ito ay ilalabas ko ulit yung mga scores nyo sa next Sunday. Ganun po. So yung mga nakipag-participate sa Q&A ngayong araw na ito ay makikita nyo ang mga scores nyo, final score nyo sa next Sunday. So ito yung mga participants naman ngayon. Si Coach Tess, Coach Riza, Coach Rhea, Coach Angelita, Coach Juliana, Coach Gemma, Coach Michelle, Coach Rochelle, bago si Coach Rochelle na, wow. Coach Venus, Coach Anneli, Coach Malu, and Coach Leticia. Okay, so are you ready to see your picture and your score? Let me see first if still they are watching. Are you there? Yes daw, sabi ni Coach Tess. Yeah, okay. Coach Michelle, yes daw. Coach Juliana, yan, big thanks. Coach Leticia, Coach Joanna May. Okay, so are you ready? Eto na. Congratulations to all star of the day. Okay, so meron tayong dalawang top notcher. Dalawang top notcher sa Q&A noong last Sunday. Okay, 1, 2, 3. Tarararan. Ayan. Star of the day. Ayan. 75%. The best award. Ayan. Coach Tess, Coach Riza, Coach Gemma, Coach Angelita, Coach Anneli, Coach Juliana, Coach Regina, Coach Michelle, Coach Leticia. Ayan. So, sila po yung mga 10 participants ng Q&A last Sunday. So, congratulations sa inyong lahat. Do you want more? Do you want me to repeat the video? Okay.
Me too. I like to see one more time. So, pwede bang palakpakan natin? Ayan, congratulations, congratulations. Ayan. Okay, binabalik ko na ulit. Okay, para makuha nyo yung ma-snapshot nyo, i-post ko ng sandali. Ayan, okay, kawawa naman ako, natabunan ako ng puros papel. Ayan, yun lang ang ano ko, yun ang bonus ko na matabunan ng mga debris ng papers. Ayan, star of the day sa Q&A. Ayan, next. Okay, si Coach Rhea, siya ang top na chair ng Q&A from the last Q&A. She got the average of 75%. Congratulations, Coach Rhea De Quinto ng Bahrain. Next naman po ay si Coach Tessie Basig from Jordan. She got 75%. First runner-up. Ayan. So, first runner-up. Si Coach Tessie Basig. 70%. Ayan. I hope na nakuha. Alright. Sorry. Ay, nasaan na ba yan? Asan na si Coach Riza? Okay, si Coach Riza naman ay nakakuha ng 65%. Pangtatlo, second runner-up. Ayan. With the average of 65%, Coach Riza Eturma ng Bahrain. Congratulations, Coach. Okay, si Coach Gemma Murata ng Bahrain. With the average score of 65, second runner-up. Ayan, si Coach Gemma Murata ng Bahrain. Congratulations, Coach Gemma. Nay, anyari? Bakit ganun? Ay, iba na pindot. Sorry, guys. Ibang napindot ko. Nay, ay naku, napindot naman. Ano ba yan? Ni ala, nawawala. Ay, naku po. Okay, next I see si Coach. Sino to? Angelita. She got the average of 65%. Ayan, na second runner up pa din siya dahil 65%. Ayan, si Coach Angelita ng Bahrain. Ayan. May? Ay, ano ba yan? Sorry, bakit ganun? Pa yan. Okay, ito naman si Coach Annalie. Ayan, si Coach Annalie, nakakalimutan ko piliyado niya, from KSA. She got the average of 60%. Yan, third runner up. So, congratulations po.
And next ay si Coach Juliana ng Philippines. Okay, so nakakuha naman din po ng 55%. Congratulations, Coach Juliana. Ayan. Next, si Coach Regina Gomba ng Bahrain, 60% ang score niya. Ayan. So, mas nauna dapat si Coach Regina. Okay, congratulations. Nay! Napindot na naman doon. Sandali lang ha, sorry. Ayan. Okay, and next naman ay si ayan, si Coach Michelle. She get the average of 60%. Congratulations, Coach Michelle from Philippines. Ayan, 60%. Ganda. Ayan, si Coach Leticia ng Macau. She got also the average or 55%. Congratulations, Coach. She's from Macau. So, lahat po ay pumasa sa Q&A. And hopefully, ngayon ay matataas ang makukuha ng mga participants sa Q&A. Guys, ang mga nakikipag-participate sa Q&A every Sunday ay malaking bagay po ito para sa ating kaalaman sa sistema dahil marami pa tayong hindi nalalaman sa ating sistema. Kaya guys, paano rin po yan every Sunday? Wag lang yung graduation day na, ganun. Basta every Sunday meron yan. Pinopos ko ng Sabado. Morning ng Sabado ay nakapos na po yung mga tanong. And then yung mga gustong sumagot ay sagot lang and then ipasa po sa inbox ko and then i-check ko yung mga tamang sagot. And then ire-repost na po pag nakuha ko na yung tamang sagot. Pero pag pag nakita niyo yung attendance of the day ay pakilagay na po yung mga pictures nyo. Yung cute, nice, and colorful pictures para maganda for the next Sunday pag i-announce ko yung mga right answer. So, sino yung mga nakakuha ng tamang sagot o nakapasa ng Q&A ay sila yung ma-awardan ng Star of the Day na makikita during Sundays. Ayan. So, congratulations. Okay. So, yan na po ang kabuuan. Meron bang hindi ko na... I think lahat na nailagay ko. Okay, yan na po ang mga Star of the Day. Congratulations po sa inyong lahat. Grabe. Congratulations. Grabe. Grabe ang gagaling nyo. Yan. Okay, check ko lang muna ulit kapag... pag nakita ng mga participants ang kanilang mga scores, I hope na masaya po kayo. Okay, so gratitude is key. Pag sinabi natin gratitude, guys, be thankful always na kahit maliit ang nakuha o malaki ay always be grateful. Always be thankful.
Ayan, so yun ang gratitude is key. Kailangan po natin yung gratification para sa atin, sa ating sarili, at syempre sa mga sumusuporta sa ating lahat. Okay, be thankful and be grateful from small to greater. Opo, so congratulations sa inyong lahat. Nasa 483 comments na po tayo, nangangalahati na. So, kailangan pa natin ng double. Ayan. Ayan, nandito pa sila Coach Riza, Coach Jem, Coach Tess. Congratulations. I hope na masaya po kayo at na-snapshot nyo yung mga pictures nyo. Okay, now... Now, ngayon naman ay dadako na po tayo sa Q&A. Okay, sa Q&A na po tayo. Q&A portion na po tayo. Okay. So, ito po yung... Ayan. Okay, pakisulat naman po dyan na I love Q&A. Okay, pakisulat po dyan na I love Q&A. I love Q&A. Sige nga. Sige, tingnan ko muna. Wag naman sana maraming eggs, sabi ni Coach Tessy. Yes po, I love Q&A. Ayan, ayan. I love Q&A, yeah. Guys, kasi ang Q&A talaga, di ba, inuulit ko na ito ay isang bagay na makapagbigay po sa atin ng dagdag kaalaman sa mga bago, or especially sa mga bago ay kailangan po makipag-participate sa mga Q&A, kasi ito po, it's all about our business. Yan, para sa ganon ay malaman natin or meron tayong mga ideas about yung sistema. Every Sunday po, iba-iba po yan. Hindi po tayo mawawalan ng Q&A. Kasi nandoon po yung mga trainings. Marami po tayong kailangan matutunan. Kailangan po nating malaman. Kailangan po nating buklatin ang ating mga papel, ang ating mga isinusulat para magkaroon tayo ng mas maraming alam. Dahil ito ay isang basic na para sa mga prospect nyo. Kung hindi natin alam ang sumagot sa mga prospect natin, ay hindi po tayo makaka-invite. Hindi po tayo makakakuha ng downlines kung wala tayong na ihandang mga sagot sa mga objection, kung may objection ang isang prospect. Eggs is real, sabi ni Coach Riza, yeah, para lagi mareremind. Yes, sama Coach Tessy. Kaya guys, ayan, nagko-congrats na si Coach Angelita. Ayan, so guys, wag kayong matakot na magkaroon ng eggs. Wag kayong mahiya na mababa yung makuha dahil you are just trying your best to answer my question or to answer the Q&A. Ayan. Dahil lahat naman po ng mali ay itinatama natin. And then,
During yung right answer ay kailangan po natin isulat yung mga tamang sagot para sa ating dagdag kaalaman. Okay po. So ito na yung question. Andito na po yung question number one. Ang question number one ay it's about, yeah, Q&A is a challenge, yes. Tama, Coach Reza. Okay, question number one is about our five-day financial education program workshop. Okay. Sa financial education program, ang mga mayayaman ay gumagamit ng blank, samantalang mga mahihirap ay gumagamit ng blank. Nasaan na ba yung ano? Sinulat kong sagot. Okay. So, ang tamang sagot, sir. Ang tamang sagot ng number one ay the principles of leverage. Principles of leverage and the poor. Ayan, and the poor uses the principle of singleness. So may nakasagot ng leverage. So I consider that the right answer, but kailangan po natin ilagay yung principle. Ito yung alituntunin. Oh my God. Alituntunin. So ito yung mga principle of leverage. Okay. May mga hindi nakakuha siguro kasi hindi siya nag-take ng note, wala siyang naisulat during the financial literacy program sa ating workshop. So guys, very, very important for all of us na when there is a training, you must have ball pen or pencil, whatever, something to use for writing. And then must have paper or any notebooks where to keep the right answer. Okay po? Kasi ilagay natin sa isip natin na lahat po ng ginagawa natin dito sa Empowered Consumerism, mga trainings ay very very important and we call it the valuable. May value po. May important. Important siya. May importansya siya. Importante. Value. Ito yung may value po. Kahalagahan, sorry, ito na, kahalagahan. Ayan. Ay may kahalagahan ang ating mga ginagawa sa training. Lahat ng mga activities po natin ay nagkakaroon tayo ng value sa mga activity na ginagawa natin. Kaya always take note anything na kailangan isulat. Kaya guys, yung mga iba ay siguro hindi nagsulat. Ayan. Sorry. So yan po yung yan yung tamang sagot ng number one. Principle of leverage and the other one is principle of singleness. May
isa lang yata nga hindi nakakuha sa inyo. Pero may mga naka, may mga itlog dito. Okay, number two. Alam nyo na yung tama nyo, ha? Okay. Yung number two is... saan at kailan gagamitin ang OTP? Ayan. Yung mga iba ay ang sagot ay ginagamit din kapag sa mga online banking. Yes. Ang OTP because we are referring to the Empowered Consumerism platform. Okay. So ang OTP ay ginagamit po ito pag mag-e-shop natin. Doon sa kapag mag-reload tayo ng AC wallet. Ang OTP ay ginagamitan po pag mag-reload tayo ng pera. Saan? Sa AC wallet. Okay, so yun po ang sagot. Pag nagre-reload tayo ng EC wallet. Ayan, kailangan po ng OTP or one-time password para mailagay yung amount. Okay. Lahat kayo ay 100%. Lahat naman kayo naka I think, yeah, nakuha nyo lahat. Congratulations. And then number three, eto na, yung number three. Yung number three is to keep the company competitive and stable. Yung iba ay sumagot ng safety net. Guys, hindi safety net ang tamang sagot. Kasi tignan nyo yung last na Q&A natin. Ang tanong ko doon sa last noon ay blank something that provides security against misfortune or difficulty. So ito yung safety net. Nakalimutan nyo na yata. Something that provides security against misfortune or difficulty. So yun ang nakuha natin last Q&A. Ang sagot doon ay safety net. Ngayon naman sa araw na ito, yung tanong ko is to keep the company competitive and stable. Magiging stable, hindi magkaroon ng zero si upline. Kasi once na flash out si upline ay back to zero lahat. Ayan. So, ibig sabihin, ang tamang sagot ay flash out. Pakisulat na po. Itlog kayong lahat. Walang nakakuha. Okay, better luck next time. So, pakisulat, to keep the company competitive. Ang hirap kong mabigkas kasi maliit lang yung dila ko. Ayan. To keep the company competitive and stable. Ang tamang sagot ay flash out. Flash out po ang tamang sagot. Walang nakakuha. So, paki-take note. Number four question. Two steps para kumita ng millions. Meron akong nakitang sumagot. Ang galing naman nun. Si Coach Rochelle at saka si Coach Rhea. Coach Tessie, ang gagaling ah, nakuha nyo dito. Okay. Ano yung dalawa? Dalawa lang ang hinihingi ko. Two steps para kumita ng milyon. Number one, 15 heads account. Siyempre,
kapag multiple accounts ka, ay may or mas malaki yung tendency na million ang kikitain mo. So yun ang mga strategy ng mga nagmi-millionaryo. Kasi 15 heads po sila. Number 2 ay kailangan meron tayong maipasok na 8 pairs every day. Ayan, di syempre kapag 8 pairs, that means 16. 16 na tao every day. And it will give you 28,800 commission, or you earn 28,800 per day to 36,000. So ang galing naman ni ano, nakuha ni Coach Rochelle. And then yung ibang sagot ay power of one or power of two. Okay, kinuha ko po 'yon. Ayun, yung power of one, ayun. Kumuha ng isang downline, and then yung isa kukuha din hanggang dadami kayo. So kikita po kayo dito ng up to 1 million, more than 1 million per year. Ayan, kapag finalo nyo yung power of one. Kapag power of two naman ay magiging 3 million ang kikitain mo sa isang taon, sa isang kitaan lang po. Ito ay isang strategy lang, isang kitaan lang po ito. Marami pang iba. Marami pa. Okay, so yan po yung mga tamang sagot. Yung number 4. 2 steps lang ang hiningi ko. 2 steps para kumita ng milyon. Marami rin nakakuha. Power of one, power of two, 16 pairs, 16 downlines per day or 8 pairs per day, and 15 accounts. Ayan, 15 heads accounts. So yan po yung mga sagot. Congratulations sa mga nakakuha. Grabe, ang gagaling. Yan. And number 5. We're almost done. Number 5 question. Magbigay ng limang epic business platform. Okay, so 5 points. Okay, so ano yung mga empowered passive incentive, yung epic, yung passive income. Ayan. So, 5 platform sa business na mga passive incentive commission. Ito yung mga passive. Okay. May mga hindi nakakuha. Ano kaya nangyari? Okay. Ang tamang sagot ay retail or retailing. Number 2 is binary. Number 3 is unilevel. Number 4 is stair step. Number 5 is UPP. Yan. Ang gagaling yung mga nakakuha, pero yung iba ay hindi po nakuha. So, yun ang tamang sagot. Okay. Number 6.
guys, yung number 6, ang tanong ko po ay 5 essential growth for our business. Paano tayo mag-grow sa ating business? Hindi po yung about skills. Kasi yung mga sagot nyo is about skills. Skills to grow or for the success of our business. Yun yung mga sinagot ng iba. Pero yung tanong ko is essential growth. Ito yung mga pagkakitaan ng ating business para very essential siya. Na parang pagkain na kapag hindi kakain ay siyempre hindi siya malakas. Kaya kailangan natin ng essential growth for our business. 5 points pa naman ito. Yung mga sinagot ng iba is skills. Skills for growth, for business growth. Yun yung mga isinagot ng iba. Skills po yung mga sinabi nyo. Okay, so ito na ang tamang sagot. Number 1 is prospecting. Number 2 is inviting. Number 3 is presenting. Number 4 is closing. Number 5 is follow-up. So guys, ito po yung mga 5 essential growth for business. Kasi hindi po tayo magle-leverage kung hindi tayo mag-prospect, mag-i-invite, hindi tayo mag-pre-present, hindi tayo mag-fa-follow up. Ayan, hindi tayo mag-closing. Ayan, kasi po yung closing, follow-up, ay nandito po yung pera. Dito tayo kumukuha ng pera. Once na ang prospect natin ay na-invite natin, and then prinisentahan po natin, and then i-close po natin para makuha natin. Doon natin matre-trace kung mako-confirm siya na sasali sa'yo. Pag na-confirm mo, na-close deal mo siya, na-closing mo siya, or na-close mo siya, ibig sabihin, ready for, or preparation for sponsoring. So, yun ay yung follow-up. I-follow-up po natin dahil yung follow-up system, nandito yung pera. Kapag hindi mo siya finallow-up, marunong ka naman sa prospecting, marunong ka sa inviting, marunong ka sa presenting, marunong ka sa closing, pero hindi ka naman marunong mag-follow up dahil tinamad na tayo ay hindi tayo makakakuha. Hindi tayo magkakaroon ng income, earn, or pera. Kasi sa follow up, ay nandoon yung pera. Pag na-follow up mo na, i-re-register na natin, nagkaka-pay in ka na. Okay, I hope na makuha nyo. Wala, sum. Sum ay nakuha. Magagaling yung mga nakakuha. Pero yung iba talagang as in. Yung mga sagot nila is about skills. Yung skills for business growth. Ayan. So I hope na naisulat na yung mga essential growth for our business. Ayan. And number 7. Number 7, 4 na barriers for success sa empowered consumerism. Ang dami po nating mga barriers for success. Ano ba yung mga sinasabi ko dito? 4 na maaaring yung mga barriers, ano ba ito? Barriers for success, para maging success tayo. Yung mga ibang sagot ay ito yung ano naman, yung hindi ka magiging successful.
So, yung sagot dapat ay yung magiging success, magsasucceed ka sa negosyo mo. Yung magiging successful ka. Yung sagot naman ng iba is yung unsuccessful business. So, nandoon yung like unattended, inactive, inaccurate, inconsistency. Hindi po yun ang mga barriers for success. Marami po ang barriers for success. Nandito po yung retail. Ayan, para maging success, di ba? Kapag nag-retail po tayo, ay siyempre, kikita tayo. Ayan. And then, meron din tayong corporate barriers. Corporate barriers, nandito po yung mga about the products. Ayan. And, number 7 ata na. Okay, yes, retail, corporate barriers, payout system, easy shop. Yan po yung mga barriers for success. Yan po ang mga sagot doon. At saka yung old na napanood natin kay Sir Georgian. I think, yeah, Sir Georgian or Sir Arnel. So, nandoon yung preparation. Ano nga ba yung mga iba? Preparation. Must have to offer something na ganun. Okay, so nakuha nyo naman yon. Pero yung iba ay hindi nakuha. Sayang. Okay, barriers for success po, hindi unsuccessful. Okay, so ayan. And number eight na question ay, sa financial education program, bagay na pwedeng magbayad ng inyong luxuries. Alright, diba? Sa mga nag-attend ng workshop, program ay nandito po yung sagot. Okay. Yung mga cash flow ay hindi po. Hindi po yun ang sagot din. May mga sagot din na ganun, cash flow quadrant line. Okay. Be specific kasi nandoon po natin, doon po natin narinig talaga sa presentation ni Coach Mark na assets ang magbabayad ng ating luxuries. Okay, yan. Dahil yung liability ay ito ay isang taong may utang or ito yung mga may utang. Ayan, utang po in short. Ang asset ay ito yung mga tagmamay-ari natin, ito yung mga ari-arian po natin. So, kapag meron tayong mga ari-arian, ay yung mga ari-arian natin like hotels or mga paliparan, ay kapag meron tayong mga dapat bayaran or meron tayong mga binabayaran, ay yung asset natin, yung company natin ang magbabayad doon sa mga liability. Ayan, so yan po. Liability, ito yung mga utang. Okay? Ang luxuries or mga ang asset ay ito yung mga our properties, our own companies. Company, ayan. So ito po ay asset. So, yun ang tamang sagot. Asset po. Or assets. Okay, marami. Kung marami kang ari-arian. Assets po ang tamang sagot. Okay, sa financial education program, bagay na pwedeng magbayad ng inyong luxuries. Okay, kapag meron kang binabayaran na mga
mga ano to, BIR ng company mo, mga buildings mo, mga rent. Yan. So ang magbabayad po ay yung asset natin, yung pinapatakbo nating negosyo na ari-arian natin. Ayan. So asset. Number 9 question. Anong ibig sabihin ng CBC na makikita sa transaction? O, meron pang naglagay dito ng cybercrime. Naku po. May sumagot ng cyber bonus. Ayan. Ano ba? Bakit may cyber bonus? Bakit may cyber crime? Yes, asset. Sabi ni Coach Leticia. Ano, Coach Gemma? Okay. Pakisabi yung mga sagot. So, asset. Pakisabi naman po dyan. Asset. Ayan, asset ay ito yung mga assets natin. Ito yung mga ari-arian natin. Ito yung mga our own company, our own business, mga ganun. So pakisulat naman po dyan ng asset. Asset po ang tamang sagot. Okay? Kasi ang mga utang natin ay yung asset natin ang magbabayad sa mga utang. So pakisulat naman po dyan ng asset. Asset, asset. Ayan. Parang hindi ko nakita. Okay. Dahil dalawa na lang, okay, balik po tayo doon sa Burgers. Pakisulat naman dyan. Hindi ko nakita. Please. Okay. Yung mga barriers for success sa empowered consumerism ay marami po. Yung mga sinulat nyo, preparation, must have to offer, and ito, pakisulat din. Pakisulat po, retail. Yan, syempre kapag nagre-retail tayo, ay kumikita tayo or kikita tayo. So yan yung mga barriers for success. And then, mga products. Ayan, products. Payout. Payout system. No, sorry. Payout system is nandoon under sa corporate. Okay. Easy shop. Ayan, kapag mag-purchase tayo via easy shop, ay siyempre, magkakaroon tayo ng product. And then, yung product ay ibebenta natin. Pagkabenta natin, magkakaroon tayo ng income or commission. Then, habang bumibili ng mga products, ay nagkakaroon po tayo ng percentage. Nagkakaroon po tayo ng commission. Meron tayong earnings na na kinikita sa mga products na ating binibili. Kaya ngayon, ano ang pipiliin mo? Manatiling mag-toothpaste ng Colgate? Ayan. Or toothpaste or mag-ship sa toothpaste ng Empower Consumerism na herbal toothpaste. Okay, so it's a matter of your choice. If you want to earn while you are using the product and then shift the product na ginagamit mo to product of empowered consumerism. If you want to earn more, ay mag-change na kayo ng brand. Change your brand like multivitamins na usual sa multivitamins sa empowered consumerism like si Supreme,
C24/7, complete. Ayan po. So, you have to ship your brand now. Yeah. Yan. Ship the product, Coach Reza. Hindi ship. Ship. F-T. Ship. Yan. S-H-I-F-T. Ship the products. Ayan. Tumama. 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 And then, you have to buy the product. Okay. If you want to earn more, ay bumili na kayo ng bultuhan. So, ibig sabihin, bibili na tayo ng global package. So, wholesale. Kumbaga, ay ito yung bultuhan or package or wholesale. Ayan, wholesale yung isang bultuhan na pagbili ng product. Syempre, kapag bultuhan or wholesale ang ating tama Coach Riza, wholesale ay mas mura and mas malaki ang ating kikitain. Unlike sa retail or tingi-tingi ay it will cost you more. So it is better to buy the package or the wholesale or bultuhan kaysa tingi-tingi or retail or paisa-isa. Kasi ang advantage ng retail and the wholesale ay ang wholesale ay malaking kita, mas mura kapag bilhin. Sa retail naman, sa tingi-tingi, magagastusan ka at mas mahina ang kita. Power or power na power? Pakisi naman dyan, power ang kitaan. Okay? Power ang kitaan. As long na you shift your brand to empowered consumerism or a product of AIM Global. Ayan po. Ayan. Okay. So, number 9 ay babalik ako dahil na-excite lang ako doon sa mga sagot na ano ang ibig sabihin ng CBC. We are referring this question to our system. To our system. Kasi CBC. Ayan, CBC, hindi ito cybercrime, hindi cyber bonus, guys. Okay, ito po ay incentive in gift search, gift incentive, or ito ay cycle bonus certificate. Ayan po ang mga sagot. Okay, anyway, almost nakuha nyo naman lahat. May sumagot lang ng cybercrime, cyber bonus, then ewan ko lang kung inayos na. Nakakatuwa. May cybercrime, may cyber bonus. Hindi po. Okay. So, either na gift check incentive or Sodexo. Okay? Ito ay incentive natin pagdating ng 25 pairs na ipinapasok natin na mga members. Kapag nagkaroon ka ng 25 na pairs, magkakaroon ka ng isang Sodexo. So mag-a-appear sa transaction ng CBC. Cycle bonus incentive. Cycle bonus certificate. Ayan. Okay. So, hindi cybercrime or cyber bonus.
Nakakatuwa. Okay, so yan ang tamang sagot. Pakisulat naman po dyan. Cybercrime. Cyber bonus certificate. Okay, or Sodexo. Pakisulat dyan. Gift check incentive or Sodexo. Kasi makikita ang CBC kapag binigyan ka ng isang Sodexo. Okay. So maraming nakakatuwa pagdating sa Q&A, cyber crime. Sabi ni Coach Tessie. Yes, Coach Venus, cycle bonus certificate or Sodexo or incentive bonus or gift check product incentive. So, yan po ang mga sagot. And the last one, but not the least, kasi marami pa tayong babalikan. Napakaganda po ang ating Q&A. Okay. Number 10 ay ilang pairs ang dapat para makakuha ka ng isang Sodexo. Number 3 is flash out. Yes, why now, Coach Venus? Tama. Number 3 is flash out. Nobody got the right answer. Why? Bakit? Yes, number 3 is flash out to keep the company competitive and is stable. All right, iyan ay nakaka-excite. Okay, balik tayo sa number 10. Ilang pairs ang dapat para makakuha ng isang Sodexo? Ayan. 25 na pairs. 25 pairs to earn one Sodexo. 25 pairs to earn or to get one Sodexo. So, anong gagawin? Damihan ng mag-invite. Damihan ng mag-prospect para i-invite dito sa Empower Consumerism. Okay, so pakisulat naman dyan. 25 pairs. 25 pairs. Yes, so Sodexo CBC. Now you know, Coach Riza. Okay, naisulat na ba lahat dyan para malaman din yung mga hindi nakakuha? So, yung number one na sagot ay nandoon yung principle of leverage and principle of singleness. Yan. Pakisulat naman po para sa mga hindi nakakuha. Principle of leverage. Yung sumagot ng leverage ay kinuha ko. Okay, correct. Kinorek ko po yon. Yan. And principle of singleness. And number 2 ay ginagamit po ito upon reload easy wallet. Ayan. Number 3 is flash out. Everybody says flash out. Please. Another 6 eggs, sabi ni Coach Tess. Si Coach Tess. Okay, pakisabi na. Ayan, nakuha ni Coach Leticia. Alhamdulillah. Ayan, nakuha na. Ayan, pakisulat. And number two ay ginagamit po ito sa Easy Wallet. Ayan, Easy Wallet. Pag nagre-reload, reload Easy Wallet. Ayan. And number 3 is pakisabi ng flash out. Everybody say flash out. Flash out kasi lahat kayo itlog. Lahat kayo mag-uulam ng itlog. Walang nakakuha. Ayan. Ayan, pakisulat muna ng flash out. Gusto ko makita ng maraming flash out kasi dito kayo na itlog. And then doon sa number 6, 5 essential growth for our business. Pakisulat po, prospecting, inviting, presenting,
ano to, closing. Ayan. Okay. Coach Juliana, Coach Leticia, please pakisabi diyan. Okay, pakisulat ng prospecting. Ayan, isa-isa, prospecting, inviting, presenting, closing and follow up. So, yan, habang ginagawa ko yung ano nyo. Okay, ready na ba kayo? Yes, presenting, inviting. Ayan, dalian mo, Coach. Coach Angelita. Ayan, Coach Angelita. Presenting, tama. Closing, ayan, and then follow up. Kasi guys, dito sa Essential Growth for Business ay inuulit ko, kapag follow up mo kasi, kapag mahina ka, okay, ganito na lang. Kapag magaling ka sa prospecting, mahina ka naman sa pag-invite, na-prospect mo pero hindi mo na-invite. So, kailangan ma-invite mo yung prospect mo. And then, na-prospect mo naman siya, na-invite mo din, pero hindi mo naman siya prinisentahan. So, hindi mo na-i-present yung business. So, walang silbi yung ginawa mo. So, magiging unessential ang ating business kasi hindi mo minamanage na i-carry lahat yung lima na yon. And again, isa pa, kapag marunong ka o magaling ka naman sa prospecting, inviting, presenting, pero hindi mo naman siya na closing, ibig sabihin, hindi mo siya nakuha. So, your organization or your group ay inessential. Hindi siya magro-gro. Inessential ang pag-grow ng inyong business. So, pakilagay po dyan na closing. Kailangan mailagay ang closing technique, ma-close deal natin or ma-close natin yung prospect natin. Okay? Yan. And then, sa follow-upping, kailangan natin kung magaling ka prospecting, magaling ka sa inviting, magaling ka sa presenting, magaling ka sa closing. Yan, apat, magagaling ka talaga. Pero, sa follow-upping, ay hindi mo na siya finalo up. Ibig sabihin, hindi mo na na-sustain yung essential na pag-grow ng inyong grupo or ang inyong organization. Okay, so kailangan or dapat lahat po ang mga ito ay ma-sustain mo or ma-maintain. Mas maganda. Okay? Kailangan i-maintain yung lima na ito para magkakaroon tayo ng essential na business. Ayan. Essential growth for our organization or ating business. Very, very, very important po ito. Ayan. So, be initiative. Kailangan po nating sabihin yung mga or ilabas. Kailangan natin i-perfect yung mga essential na sinasabi ko.
Kasi kahit man magaling tayo, kung hindi natin ma-maintain ang lima na ito, ay sayang. Hindi mag-grow-grow ang inyong business. Hindi siya healthy. Or doon nagkakaroon ng unhealthy business kasi hindi siya namo-monitor, hindi na-maintain ng tamang sistema. So guys, yun yung mga sistema na dapat nating malaman, i-take down dahil very, very important sa ating negosyo, sa ating pag-asenso, para sa ating pangarap. Okay, kailangan i-maintain para sa foundation. Yan, sabi ni Coach Riza. Okay. Yes po, prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-upping. Yes, tama Coach Juliana. So, yan. Ano yan? Mali, sisiw na. Ha? Sisiw? Anong sisiw? Anong sisiw? Repetance is the key of mastery. Ah, ano yan? Repeat. Repetition, Coach Tessie. Repetition is the matter of all learning. Ayan. Repetition is the matter of all learning. Alright. So, yan po ang ating 10 Q&A, pero 23 points po siya. 23 points. Dahil meron tayong 5 points, 2 points, and 4 points. Ayan. Okay. So, are you ready for your scores? Okay. Sige, hintayin ko kayo na magsabi ng ready. Ready for scoring? Oh, hindi daw. Sisiw, sabi ni... ano ba ang sisiw? Hindi ko alam. Sisiw, ibon? Okay, so I will give you a chance to write down or to write in the chat box na you are ready for score. Okay, waiting for the scores. All right, eto na ang mga scores nyo. Okay, wait a second. Okay, happy ba kayo na makarinig ang inyong mga scores? Okay. The best Q&A today goes to... Meron tayong one
Meron tayong dalawa. Ha, we are happy to hear the eggs. No, it's not eggs. You have just one score. Coach Rhea. Oho, sayang Coach Rhea. Okay. Sorry. Okay. Coach Tess. Sorry. Okay, si Coach Tess ay nakakuha ng pakisulat po. Hi, 3, 4, 6, itlog daw, sabi ni Coach Riza. Okay, anyway, Coach Riza, okay pa rin. Okay, si Coach Tessy ay nakakuha ng okay, so the total points is 23 points. Okay, si Coach Tessy ay nakakuha ng 18 points. Si Coach Riza nakakuha ng 17 points. Pakisulat po para makita natin. Ah, nandito pa ba sila? Coach Leticia, Coach Riza, Coach Juliana, pakisulat po. Wala na yung iba, hindi ko na makita. Coach Tessy got 18 points. Coach Riza got 17 points. Wala, hindi ko makita yung iba. Okay. Coach Rhea De Quinto, nakuha na ba? Naisulat na ba? Coach Rhea De Quinto got 17 points. Coach Angelita, 17 points. Coach Juliana got 16 points. Coach Juliana got 16 points. Coach Gemma got 18 points. Coach Michelle got 16 points. Coach Michelle, 16. Okay, Coach Michelle, naisulat po. 16 points. Hindi na makita yung ballpen ko. Coach Rochelle got 17 points. Hindi ko nakikita si Coach Rochelle. Coach Rochelle got 17 points. Coach Venus, 17 points. May mga ikinonsider ko doon sa sorry, ibalik ko lang itong question kasi na ito. Doon sa ano, sa essential growth for our business, yung mga presenting ay mga presenting, inviting, prospecting, inviting, closing, presenting and follow-upping ay kinonsider ko, kumuha ko ng isa sa mga sagot nyo kasi yung syempre
Kapag nagpro-prospect kayo ay kailangan yung mga tools. So si like for example, nandoon yung mga positive mindset, nandoon yung mga prospecting rules, mga ganun, yun mga kailangan during prospecting time and inviting, kaya kinuha ko yung ano, yung pwede lang. Okay, so ayan. Pero the rest kasi talagang wala. Sayang, 5-5 pa naman yun. Okay, so nandun na ako kay Coach Venus. Nasulat na po ba? Coach Venus, 17 points. Okay, Coach Annalie. Coach Annalie got 15 points. Coach Annalie got 15 points. Coach Malu got 12 points passing. Nakapass. Okay, pumasa siya. Pumasa. And Coach Leticia got 16 points. Okay, naisulat na po ba? Coach Leticia 16 points, Coach Malu 12 points. Walang sagot si Coach Regina, ha? I'm sorry, wala akong nakitang sagot. Ang galing ni Coach Rochelle. Siya lang nakakuha doon sa essential growth for our business, doon sa mga tools. Inilagay niya yung tools for prospecting. So, kinuha ko po yon. Okay, so, ayan, naisulat ko na. Ulitin ko, baka hindi nyo pa naisulat. Coach Tessie got 18 points. Coach Riza, 17. Coach Rhea, 17. Coach Angelita, 17. Coach Juliana, 17. Coach Gemma, 18. Coach Michelle, 16. Coach Rochelle, 17. Coach Venus, 17. Coach Annalie, 15. Coach Malu, 12. Coach Leticia, 16. Okay. Kung marunong kayo mag-calculate, marunong kayo sa mathematics, alam nyo na ang inyong mga grades. Okay. So, yun yung mga scores nyo. So, yung mga grades nyo ay makikita sa Star of the Day sa next Sunday. So, get ready. Okay, be there. Okay, congratulations sa inyong lahat. Meron tayong dalawang top na chair. 18 and 18. Ayan. Okay, so yung scores nyo will be announced sa Sunday. Okay, gusto nyo ba yon? Coach Rochelle, kamusta? Ayan. Ayan, comment lang po, comment lang. Pakisulat dyan, Coach Rochelle, doon sa number 6 ay pakisulat ng number 1, ayan, prospecting. Ayan, pakisulat. Prospecting, inviting, closing, presenting, and follow-upping or follow-up. Yan. Marami kasing hindi nakakuha. And then, ayan, pakisulat, Coach Rochelle. Yung number 3, flash out. Flash out. Flash out po. To keep the company competitive and stable. Syempre hindi it's belong to all of us. Ay, hindi ko nawala yung camera ko.
Okay, so happy ba kayo mga coaches sa nakuha nyo sa Q&A? So yung scores nyo, mga grades nyo ay sa Sunday na po. Anyway, na-send ko na, na-i-announce ko na yung mga points nyo, yung mga... mga nakuha nyo. Okay, so yung mga hindi pa nakapanood sa ating certification on your graduation, ay ulitin ko. Eto na ulit. Okay, so i-share screen ko. Ay, bakit? Okay, so are you ready? Ngayon ko lang nakita si Coach Rochelle. Rochelle. Okay, so okay. Okay. So ito na 'yon, Coach Rochelle, sa mga hindi pa nakapanood, ito na po ang ating graduation day. Ayan, next, ayan, nandito si Coach Tessie, Coach Gemma, Coach Riza, Coach Angelita, Coach Juliana, Coach Joselito, Coach Leymar, Coach Walter, Coach Michelle, Coach Venus, Coach Ugo Chokwa, Coach Sherwin, Coach Regina, Coach Leticia, Coach Dina, Coach Rochelle. Ayan na, si Coach Rochelle. Coach Catherine, Coach Harlan, Coach Marilu, Coach Corey, Coach Jonna May, Coach Mylin, and Coach Carla. Okay, so yan. So ito yung ating Q&A of the day today. Ito yung question and answer. Pero yung mga pictures and grades nyo ay sa Sunday. Okay, ayan. Okay, ulitin ko ang ating mga star of the day. Ayan, palakpakan natin. Okay, so ayan na po. Tignan ko lang kung ano ha, kung nakuha natin lahat. Meron ba kayong na-screenshot? Okay, sandali lang po. Naku, marami pa lang hindi nakuha. Alam. Maraming hindi nakuha.
Ne, ay, namatay na naman. Ano ba yun? Si Coach, ay. Yan. Oh, papasin. Namamatay. Ayan, nakakuha din ako ng ano, mga pictures nyo. Okay, so thank you so much sa mga nanood ng live. At of course, congratulations sa mga nakakompleto ng workshop and mga nag-star of the day. At ng mga nandito sa live, si Coach Venus, Coach Tessie, Coach Juliana, Coach Riza, Coach, wala na si Coach Michelle, Coach Rachel, Coach Gemma, Coach Angelita, Coach Rhea, Coach Riza, Coach Malu, Coach Annalie, and Coach Leticia. And yung mga hindi ko pa na nakita ay nandito ba si Coach Annalie? Yes, congratulations Coach Rhea. Coach Michelle, congratulations din. Pakibigay yung certificate ni ano? Gusto niyo bang i-screenshot yung ano, yung mga certificate niyo habang nandito pa ako? Coach Rhea, pa-comment po, pa-comment, pa-comment. Gusto niyo bang i-screenshot ko yung mga certificate niyo sa graduation? Ay, naka-post na din. Ah, okay. Okay, so maraming salamat mga viewers. God bless you all. At sorry, mga sharers at mga commentors. Maraming salamat po sa pagtsatsaga nyo at I hope na meron kayong natutunan. Meron ba kayong natutunan, mga coaches? Meron ba? Coach Leticia, may natutunan ka ba? Ayan, may natutunan po ba kayo? Coach Juliana? Yes, congratulations po sa inyong lahat. Okay, so see you bukas, another 5-day of financial education program. So, 5 araw ulit magmula bukas, 7:30 p.m. ng Philippine time. Headed by Coach Mark. Ayan po. Pero tignan ko, baka ako yung day 2. Okay, so see you bukas, 7:30 p.m. Philippine time. Kailangan po natin ng complete attendance. Complete attendance doon sa workshop natin. And then yung attendance po natin dito in general, kasi kailangan po natin para sa ating graduation, for the recognition. Meron tayong recognition sa 29 this month. Recognition po natin ay 29. So malapit-lapit na. 10 days na lang po
ay recognition day na natin. At saka guys, yung mga assignments, mga disputes natin, kailangan po na ipasa yung mga compliance na sinabi natin, wala na, nakalimutan na ata. Yung mga YouTube natin, mga presentations, kailangan po nandoon yung mga comments nyo, nandoon yung pag-share nyo para ma-remind tayo, makikita ko yung mga initiative. So sila yung mga best compliant of the month. Meron tayong best compliant of the month sa recognition natin. Ayan. And yung mga nakakompleto ng mga assignments ay meron din silang mga certificate of completion. Okay. Yan. Pa-comment, Coach Leticia. Assignments. Ayan. Kailangan po ipasa. And then yung meron tayong best compliance. Best compliant of the month. Yan. Okay. So, yan lamang ang aming activity ngayon. So, see you sa workshop bukas. And abangan ang recognition day sa April 29. So, see you guys. Happy graduation and congratulations sa mga star of the day, sa mga nag-top, and then congratulations in advance yung mga nag-top ngayon. Yung mga Q&A top notchers ngayon, makukuha ulit sa Sunday ang inyong mga grades. Okay, so hindi ko muna ibibigay ngayon. Anyway, nandoon na yung mga ano nyo, mga points nyo. Yeah, okay, bye-bye. See you. Okay, so kulang pa yung... Coach Leticia, sino ba yung attendance natin? Coach Venus, attendance please. Diretso po yung attendance natin na yung mga best attendance in training. Meron po tayo best attendance in training. Take note, best attendance in training. At least meron kang pinasok sa training na at least 50%. Kapag 30 days, kailangan nakapasok ka within 15 days. Meron kang pinasok na 15 days. Okay? And then pass your assignments, please. Okay? Thank you. And this is your Coach Janet, online trainer and founder ng mga OFW dito sa online entrepreneurship training program. And of course, to my co-founder, Coach Mark, walang signal doon sa kanila dahil nasa syudad. Peace, Coach Mark. Ayan. And sa mga ibang mga coaches na hindi nakadalo, ay congratulations din sa inyong lahat. Hope to see you on this coming graduation day after 5 day ulit. Ayan. Thank you, Coach Leticia, Coach Tessie, Coach Angie. Ayan. Okay. So, ayan. Pwede pa kayong mag-share. Please share po ang ating video. Every friend that we have, please share and comment. Okay, thank you. God bless. Okay, so keep safe, everyone. Thanks for watching. Happy graduation. Mm-hmm.
Paki-message diyan, happy graduation, please. Happy graduation to all. Happy graduation. Enjoy the rest of the weekend. Thank you.